maraming tao na ginagamit nila yung Biblia as justification kung bakit sila naghihirap. Exactly. Ginagamit nila yung religion nila to justify na okay lang maging mahirap. Ginagamit nila yung mga Bible verses na sang-ayon dun sa justification nila. Ang mga opinyon at pananaw na ibinabahagi ng guest sa programang ito ay hindi kailangang sumasalamin ng sa host, ng show, o ng mga kumpanyang kinabibilangan ng mga ito. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito na naman tayo sa panibagong episode ng ating podcast. Kasama ko ngayon ang isa sa napaka-espesyal na bisita natin ngayon, no? He's all the way from Quezon. Ang layo ng pinanggalingan pero dinayo tayo dito guys. Kaya sobrang grateful and appreciate ko yung effort na ginawa niya. Sana ma-appreciate din nating lahat yung discussion namin for today. Hindi ko na patatagal eh. Papakilala ko na ang ating kapodcast ngayon. Walang iba kundi si Boss Carl Serrano in the house. Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po, sir. And maraming salamat po, sir, sa pag-invite niyo sa akin. It's an honor po talaga. Pangarap ko lang po dati na mag-interview sa ganito. So it's an honor po. Maraming salamat. I've been watching your videos across social media platform. Marami kasi ngayon nagkalat na mga social media content creator na mga bata. And they are talking about success in life. Bakit makikinig ang isang 30-year-old, 40-year-old, or mas mga matatanda pa sa mga batang kagaya nyo and you are talking about life and business? Para sa akin naman po, sir, ang pinaka-bottom line lang naman yun is results. If yung nagsasalita is merong results, based dun sa sinasabi niya, may backup siya na result, meron siyang track record, bakit hindi ako maniniwala? It doesn't matter kung mas bata pa siya sa akin or mas matanda siya sa akin, as long as naandyan yung result niya na gusto ko rin makuha, bakit hindi ako makikinig? Hindi naman about yan sa edad, about yan sa resulta na pinoprovide nung kung sino man yung nagsasalita. So ibig sabihin, it's all about the result and the value. Saan ang hugot ni Carl Serrano? Bakit kanila pinakikinggan? Bakit kanila pinanonood? Para sa akin, based on experience din siguro, and yung di naman sa pagbubuhat ng bangko, pero yung authenticity ng sinasabi ko, kasi hindi naman ako nagpunta ng social media para magpasikat, para kumuha ng mga followers or whatever. Pumunta ako doon to provide value. Nung nagsisimula ako, is nagsishare lang ako ng mga pagkakamali ko noon. Ang isang Carl Serrano na nagsishare sa social media ng napakaraming value at napakaraming contents, maraming failure. Sobrang dami. Ibig sabihin sa edad mong yan, may failure ka? Yes. Nagsimula ako at the age of 18. 18 years old? 18 years old. So that was 2013. Oo. Malaking advantage rin yon na nagsimula ako ng ganong edad. Bakit ang bata? Hindi ka ba nakapagtapos ng pag-aaral? Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Parang, why? High school pa lang ako, nangangarap ako na gusto kong yumaman. Hindi ko lang siya ma-vocalize ba? Kasi galing rin naman ako sa mahirap na family. Gaano kahirap yung sitwasyon ng buhay niyo dati? Broken family kasi kami. Tatay, nanay ko naghiwalay. Yung tatay ko umuwi ng Bicol. Tapos naiwan kami sa mother ko. And yung nanay ko, napilitan siya na mag-abroad. Right. So kami, naiwan kami sa lola. For how many years din, lumaki kami na walang penis na nag-guide. So alam ko yung feeling, alam ko yung pakiramdam, especially yung mga broken family, na every time nakakakita ko ng buong pamilya, naiingit ako. And as time goes by, habang lumalaki ako, unti-unti kong nare-realize na siguro kaya ganito yung nangyari sa amin kasi mahirap kami. Kaya ito yung nangyari sa amin. Bakit naghiwalay nanay at tatay ko? Kasi wala kaming pera. Doon ko nare-realize na siguro kapag marami akong pera, hindi na ito mauulit. Dahil broken family kayo, ang hirap ng sitwasyon ng buhay at pamilya ninyo. Sa palagay mo, ang pagyaman lang ang tanging solusyon? Yun ang nakikita ko noon. Dati nga, nagtatanong ako, bakit hindi na lang ako pinanganak sa mayaman na family? Bakit right. Hindi kami buo? Hindi ko alam kung anong sagot eh. Right. And hindi ko na maalala kung bakit ganun yung naging conclusion ko na dahil siguro wala kaming pera, dahil siguro mahirap kami, dahil siguro kailangan pa nung nanay ko mag-abroad, kaya kami nagkaganito. So ibig sabihin, OFW nanay mo? Yes. Yung tatay mo nandito sa Pilipinas, nandito sa tapos Pasko. It so happened, dahil malayo ang nanay mo sa inyong mga anak, naging broken family kayo. Yes. Nagkahiwalay nanay tsaka tatay mo. Kasi maraming mga OFW ngayon na nandyan sa abroad na nanonood sa amin ngayon, na alam kong yung pinagdaanan ni Carl before sa buhay niya is yun din yung pinagdadaanan ng mga anak nyo ngayon. And that is the reason why we created this podcast and this platform para ma-encourage kayo ng mga kababayan namin na OFW that you actually have options in life. Tamang-tama yun. Sa totoo lang, alam ko hindi okay yung mga OFWs. Malaki sweldo nila eh. Sabihin na natin na yes, may malaking sahod sila, pero paano naman yung mga anak nilang lumalaki na wala sila? Exactly. Alam ko yung pakiramdam na yun eh. Hindi man ako naging OFW, pero anak ako ng OFW. So alam ko yung pakiramdam, yung hirap, yung sakit,
sakit, yung confusion kasi walang gumagabay na magulang. Right. Wala yung tatay ko, wala yung nanay ko. Hindi ko alam kung anong direction ko sa buhay. Kanino ko nakatira? Lola. Lola yung nagpalaki sa amin. Naalala ko nung bata pa ako. Every night before ako matulog, right, ini-imagine ko na yung dalawang una nakatabi ko, nanay at tatay ko. Alam ko yung pain ng ganun bilang isang bata na nanggaling sa broken family. Ako nagsasalita bilang anak ng OFW. Right. Walang amount, gano'n man kalaki ang sweldo ng isang OFW. Ang kapalit na halaga na makasama mo yung parents mo. Right. Mas pipiliin ko pa na kasama ko yung parents ko kahit hindi ganun kalaki ang kinikita niya, kahit nasapat lang, mas pipiliin ko pa na naandyan sila. Kung ako lang ay may chance na matupad yung wish na yun nung bata pa ako. Right. Kaya alam ko yung hirap, alam ko yung pain bilang isang anak ng OFW. Ilan taong ka napunta sa custody ng nanay mo? Elementary, nandun ako eh. And then nag-high school naman ako sa tatay ko naman. Okay. Tapos college, balik ulit dito. Pero hindi na ako nakapagtapos ng college. Ilan kayo magkakapatid? Tatlo, panganay ako. You have this responsibility din sa mga kapatid mo. Yes. Anong masasabi mo sa mga magulang na OFW? Kung nanonood at nakikinig sila ng video na to, anong masasabi mo sa kanila? Merong opportunity dito sa Pilipinas. Kaya nila na makapag-provide kung gano'ng makalaki yung kinikita nila. Right. Kaya nilang kitain yan dito, kayang sa kitain dito sa Pilipinas. Yes, kayang-kaya nila yan kasi proven na yan. Eh. Hindi totoo na lack of opportunity sa Pilipinas. Hindi totoo yun. Hindi totoo na mahirap ang bansa natin. Hindi totoo yun. Hindi ako naniniwala doon. Hindi totoo na maliit lang ang sweldo rito kaya dapat mag-abroad ka. Siguro ang pinaka-problem lang is yung namimili ng opportunity ng exactly kung ano yung nakasanayan. Exactly. Kasi OFW normal eh. Tanggap ka ng society pag OFW ka. Exactly. Tsaka yan kasi yung dalawang narrative eh. Nung mga bata tayo, if I may share lang, Carl, no? Ang narrative ng mga magulang, ang pangarap nila sa mga anak nila, dalawa yan. It's either mag-a-abroad or magsisiman. Yes. Kaya natatandaan ko nung panahon namin, uso dati yung nursing. Way back 2004, 2005, 2006. Halos lahat nursing ang gusto. Dahil malaki daw ang opening sa abroad ng mga nurses. And then here comes, sobrang dami na nag-nursing. Ano nangyari? Eh hindi pala totoo yung figure na nauunawaan ng mga magulang na hindi naman pala ganun kalaki ang demand. So what actually happened is, yung mga nag-aral ng nursing, nakatapos ng nursing, na hindi nila gusto yung nursing dahil gusto lang ng magulang nila yung nursing, kaya nila kinuha yun, disipin mo, because of the mindset, ha, para lang makapag-abroad. Alam mo nangyari? Dahil hindi nakahanap ng trabaho sa abroad, dumami ang call center dito sa Pilipinas. And that is the reason why, guys, that we want you to realize maraming oportunidad dito sa Pilipinas. Marami. So duduktungan ko lang yung sinabi mo sa akin kanina na ang nakita mong solusyon lang sa buhay mo is yung pera. Mm-hmm. Bakit pera? May kasabihan nga, money is not the most important thing in this world, pero money affects the most important things and people in your life. Sabi nga rin ni Zig Ziglar, hindi pera yung pinaka-importante, pero second siya sa oxygen. Totoo naman talaga yun, naniniwala ako doon. Hindi naman pera talagang pinaka-importante eh. Pero kung mapapansin natin, halos lahat ng problem natin, whether relationships, whether whatever areas of our life, may kinalaman palagi yung pera. Merong factor palagi yung pera eh. So for example, yung sa family namin, isa sa mga pinakarason ng paghihiwalay ng mga mag-asawa ay dahil sa kakulangan sa pera. Yes. Kawalan ng pera. Yes. Yan ang pinakamadalas silang paggawa yan. Naalala ko sa earliest memory ko nung bata ako, yan ang palaging pinag-aawayan ng nanay at tatay ko. Pera palagi yung pinag-aaway. Oo. And kaya naniniwala ako na napakalaking magiging solusyon ng pera. Eh, hindi ko sinasabi na kailangan nating sambahin ng pera or isipin natin na pinaka-importante yung pera. Kasi katulad nyo na nabanggit ko, hindi naman pinaka-importante ang pera. Pero sa ayaw natin at sa gusto, napaka-importante ng pera. Yes. Sa pang-araw-araw na buhay natin. And money is actually a tool, yes, that can buy food for your family. Para madala ka sa iba't ibang destinasyon na gusto mo sa mundo. Kasi may pera ka. Kaya mo, you're capable eh. Pwede mong bilhin yung sasakyan na gusto mo at pwede ka rin naman mag-commute. Pag nagkasakit ka po, pwede ka sa public hospital, pwede ka rin sa private hospital. In short, may option ka. Yes, yun yung pinakamahalagang maintindihan natin tungkol sa pera. Ito yung mga pet fave ng mga followers natin. Kapag kami ginagawa kang content, titirahan ka ng Bible verse na hindi masyado importante pera. Nakaka-receive ka ba ng ganun? Marami. Ano masasabi mo sa mga taong ganun? Maraming tao na ginagamit nila yung Biblia as justification kung bakit sila naghihirap. Exactly. Yun ang hindi ginagamit nila yung religion nila to justify na okay lang maging mahirap. Ginagamit nila yung mga Bible verses na sang-ayon dun sa justification nila. Exactly. Pero ang daming verses sa Bible na sinasabi dun na binigyan tayo ng Diyos ng oportunidad to produce wealth, especially in Deuteronomy 8:18. God has given us ability to produce wealth. Another is yung Jeremiah 29:11. Which is, God has planned to prosper you, not to harm you. Give you hope and future. Hindi nila nakikita yon. Para sa akin, kung talagang fair ang Diyos, bawat isa sa atin bibigyan ng opportunity para magkaroon ng magandang buhay. Exactly. Kasi isa sa mga paniniwala ko, lalo-lalo na, di ba, tinatawag natin ang Diyos na Ama. Yes. Sinong matinong magulang na nagmamay-ari ng sanlibutan ang gusto na naghihirap yung anak niya? Kahit tao lang, wala. Kahit tao nga, wala.
gusto natin bilang magulang, gusto ng magulang na i-provide yung magandang buhay kinabukasan para sa mga anak niya. Kaya nga nagkakaroon din ng mga OFWs, kaya marami nagsasakripisyo. Yes. So kung yung ama natin sa langit ganun, bakit niya gugusto yung naghihirap tayo? Bakit pipili siya ng kung sino lang? Lahat tayo binigyan ng equal opportunity. Ang pinagkaiba na lang siguro is yung mga tao na even doon na andyan na yung present na opportunity sa kanila, ang gusto pa rin nila, tinuturing nila yung Diyos na parang genie, na gusto nila pag may hiniling sila, ibibigay na lang sa kanila literal na walang kahirap-hirap. Yes. Feeling natin sobrang entitled tayo. Feeling ibig natin sabihin yung mga taong medyo kinakapos at hirap sa buhay, meron silang insecurities. Meron siguro. Kaya feeling entitled sila. Iniisip nila na deserve nila yung mga ganun kasi naghirap naman sila. Yep. Pero yung sinasabi na hirap na yun, parang subjective naman yun eh. Anong klaseng paghihirap ba yung ibig nilang sabihin? Yes. Lahat naman tayo napipresentahan ng mga opportunity, pero hindi naman lahat ginagrab yun. Kaya meron nga din verse sa Bible na nagsasabi doon na many are called, few are chosen. Right. Para sa akin lang naman, based on my opinion, hindi naman namimili lang siguro ang Diyos na kung sinong yayaman at kung sinong hirap. Kasi kung ganun lang rin naman, edi dapat wala tayong free will. Exactly. Diba? Kasi kung Diyos lang din parang pipili kung sinong mayaman at mahirap, wala tayong free will. Yes. Eh, diba sabi, meron daw. Yun yung pinaniniwalaan ko. Lahat tayo is responsable sa kung ano man ang sitwasyon ng buhay natin ngayon. It's just that people are more of doing the wrong things and making wrong decisions in life. Sa tingin ko, ang hilig kasi natin piliin is yung kung ano yung madali, ano yung convenient. So for example, mas madaling magreklamo kaysa magsumikap. Exactly. Mas madaling isisi sa gobyerno kaysa aralin kung paano mo ba ma-work out tong halimbawa tong negosyo na ginagawa mo o yung trabaho mo, paano ka mapopromote. Mas madaling magreklamo, mas madaling sisihin ng gobyerno. Kaya nga, merong kasabihan, may old proverb na kapag pinili mo kung ano yung madali, maghihirap ka. Pag pinili mo kung ano yung mahirap, magiging madali ang buhay mo. So naniniwala ako doon. Mas madaling gawin yung mga ganung bagay, magrereklamo, pagiging entitled, pagbibigay ng opinion, right, pag-hate sa ibang tao, pagiging keyboard warrior. Pagiging keyboard warrior, madaling gawin yun eh. Uh-huh. Pero yung katulad ginagawa natin, yung gawa ng ganitong content, magbigay ng value sa ibang tao, mag-inspire ng ibang tao, right, magsumikap sa negosyo, mahirap gawin yung mga yun eh. Hindi naman sa pumipili sila ng mali or tama, pinipili lang nilang gawin kung ano yung madali sa kanila at yung convenient. Convenient, tama. Nakakalimutan ng maraming tao is mag-reflect sa sarili nila. Na minsan talaga, kailangan mo talaga maghirap eh. You have to sacrifice things. Hindi, maraming mga Pilipino mas pinipili mag-inom kaysa magnegosyo o kaysa magtrabaho. Maraming tao pinipili magsugal. Maraming tao pinipili nila makipagchismisan kaysa iniintindi nila yung buhay nila. Iniintindi nila yung buhay ng may buhay. Maraming tao ang pinipili kaysa magtrabaho o mistambay. Kailangan mong may gagawin ka, may effort. Kaya nga tayo binigyan ng tinatawag na trabaho, negosyo, tinatawag na mga oportunidad. Kasi kaya nagkaroon ng oportunidad, may gagawin ka. Ikaw ang magkikreate nun. And that is actually the essence of life. So life is meant to have challenges, problems, so that tayo bilang human being, napapractice natin yung tinatawag natin na free will na binigay sa atin and logic kung paano natin i-resolve. Kasi ang opportunity talaga na andun yan sa problema. It's just that maraming tao, ang problema, tinignan nilang problema, hindi nila tinignan ang oportunidad. Nakikita nila as something na pahirap sa kanila, akala nila pinaparusahan sila. So before ako mag-proceed no, sa mga nanonood, itong sinasabi namin is not to attack you or ipamukha sa iyo na mali ka. This is for the sake of awareness. Para naiintindihan mo yung mga bagay-bagay, bakit ganito yung nangyayari sa buhay. Kasi ako naniniwala ako merong formula eh. Yes. Merong tamang formula, merong maling formula. And pag sinabing tamang formula, ito yung formula na kapag ginawa mo, makukuha mo yung mga bagay na gusto mo. Exactly. Pag ginawa mo yung maling formula, hindi mo makukuha yung mga bagay na gusto mo. Itong sinasabi namin is to give awareness sa mga tao para maintindihan mo kung bakit ganyan yung nangyayari. Kasi dumaan din naman ako sa ganyan. Hindi ako pinanganak na mayaman. Naiintindihan ko yung problem ng mga kinakapos, naiintindihan ko yung problem ng pagiging mahirap. Experience namin ng fiancé ko yan. Alam niya yan. Nakita niya lahat ng struggle nung nagsisimula kami. Right. This is to give you information and awareness para alam mo kung ano na yung mga gagawin mo in the future para magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Fast forward, at the age of 18, pinili mong umasenso, pinili mong yumaman. Kasi yun ang nakita mong solusyon para kahit papaano magkaroon ng meaning ang buhay mo. Magkaroon ng sense kasi you are inside a broken family. So what actually happened? Ako naniniwala ako sa kasabihan kasi na isang beses ka na lang mabubuhay. Bakit hindi pa masarap? Isa rin sa mga reason kung bakit ako nagpapayaman. And para in the future, yung magiging family ko, hindi magkaroon ng ganitong problema kung ano yung experience namin na hindi ko kailangan mag-abroad, hindi kailangan mag-abroad ng aking future wife, hindi kailangan magkahiwala yung family namin, hindi right kailangan mag-away dahil sa pera, magkaroon ng options. Yung mga anak namin, hindi naman namin sila spoiled in the future, hindi ibibigay lahat. Going back do sa sinasabi mo kanina na maraming tao gusto na lang ibibigay sa kanila lahat. Naalala ko yun nga, sabi
sabi ko, bakit hindi na lang ako pinanganak na mayaman? Later on, na-realize ko yung sagot doon sa tanong ko. Sabi ko, buti na lang hindi ako pinanganak na mayaman. Bakit? Kasi lahat ng mindset, lahat ng skills na na-acquire ko all throughout those years is priceless. Walang kapalit na kahit na anong halaga. So, ibig sabihin, mas importante yung skill set, yung knowledge, yung experience kaysa sa pera? Yes, exactly. Kasi yun ang gumagawa sa pera eh. It's a total package. Yes. So, number one, mindset. Yes. Second is? Skill set. Third is? Yung experience. Experience. Kasi yung experience na yan, makukuha mo naman yan through the implementation eh. Nung mga paano kung sa experience merong malaking problema, may malaking challenges? Marami, yan ang reasoning eh. Nag-try naman ako magnegosyo eh, nalugi lang. Hindi lang naging successful. Sumubok naman ako ng maraming bagay eh. What can you say about that? Problem pagdating sa mindset. So, para ibig sabihin, may experience pero kulang yung mindset. Mindset, oo. Right. Para sa akin, ang pinaka-importante sa pagdating sa pag-asenso, sa success, is mindset. Right. Yung skill set kasi kayang kopyahin eh. Kaya mo i-Google. Kaya mo Google. Kaya mo YouTube. Copy-paste. Wow. Pero yung mindset ko, mindset natin, sinabi ng successful na tao na, oh, dapat maaga pang gumising. Pwede mong gawin for how many days. Yeah. Pero kung yung mindset mo is hindi mo naintindihan kung bakit kailangan mong maaga gumising, yung habit mo hindi na form, babalik ka pa rin sa old habits eh. So napaka-importante para sa akin yung mindset na naintindihan mo kung bakit mo ginagawa and hindi siya basta-basta nagbabago. So yung understanding why you are actually doing what you have to do is yun yung pwedeng makapagpayaman sa'yo na sobra. Yun talaga ang makakapagpayaman sa'yo. Hindi, maraming tao nagsasabi hindi ma-importante mindset. Importante, masipag ka, matyaga ka, yayaman ka. Parang na rin nilang sinabi na hindi importante yung seed, ang importante lang yung bunga. O paano ka magkakaroon ng bunga in the first place kung wala kang itinatanim? Tama eh. Diba? So, mindset equals action is equals to result. This is very basic na eh, pagdating sa usaping success. Kailangan ma-appreciate mo yung buto. So, ibig sabihin, yung buto represent the mindset. Yes. Yan yung pinaka-pundasyon. And skill set represent maybe the tree. The tree. And the fruit represents result. The result or the experience. Yes. Yung mindset and skill set, pag kinolaborate mo, tama, bubunga ng tama. Yes. Pagka ang mindset, ang skill set mali, bubunga ng mali. Pagdating naman sa mga challenges, yung mga nagsasabi ng mga tao, ay sinubukan ko yan, hindi naman nag-work out. Hindi nila naiintindihan na every time na mayroong mga challenges na ma-experience. Right. Ito palagi ko sinasabi, hanggat hindi ka tumitigil, hindi ka pa naman natatalo. Pagdating dito sa negosyo, pagdating sa success, naniniwala ko, hanggat hindi ka tumitigil, hindi ka talo. 2016, iniwan sa akin yung bahay namin noon ng mother ko kasi nagpunta na sila ng US. Right. And wala akong pera. Mm. Ang dami ko pang kung ano-ano mga gamit na pinagbebenta para lang makasurvive everyday na ang iniisip ko pang kain. Mm-hmm. Wala ko halos makain ng mga time na yun na experience ko ulit magutom kasi na-experience ko yun around 2014, early right. 2014. Right. Tapos na-experience ko na naman ng 2016. Pero nung time na yun, kumita ako ng malaki dyan at the age of 19 years old. Mm-hmm. So hindi normal yung kinikita ko para sa 19 na walang responsibilidad, na walang trabaho. Yes. Pero dahil sa mali yung mindset ko, yumabang ako. Lumabas yung yabang ko kasi naniniwala ko na hindi naman totoo na babaguhin ka ng pera eh. Ilalabas ng pera kung sino ka talaga. Yes. Dahil hindi ka sanay na humawak ng pera. Yes. So, papasok pa rin dun yung mindset. Financial education. Yes. Very mindset, good. Attitude na andun. Oh. So, lumabas yung ugali kong mayabang. Mm-hmm. Nagmataas ako, nagmalaki ako, hinumble down ako ng Diyos. Binagsak niya ako. Yung Carl Serrano na 26 years old ngayon, ang daming failure? Sobrang dami. Paano sobrang ka binagsak? Dami. Iniwan ako ng team ko, iniwan sa akin yung bahay ng parents ko na hindi ko alam kung paano ko gagastusan yan. Nagutom ulit ako, wala akong pambayad sa bills, nagkautang. Nawala ka na income. Naman ako, nawala talaga lahat. Sabi ko nga eh, kung hindi ko naging girlfriend yung aking fiancé ngayon, iniwan din ako niyan. Kaya blessing in disguise sa akin yan. Pero naniniwala kasi ako doon na kapag mayroong challenges na ibinibigay sa iyo ang Diyos, almost every time na andyan lang din sa tabi-tabi mo yung solution. Exactly. Hindi mo lang napapansin kasi masyado kang kulong sa sarili mong mundo na feeling mo pinahihirapan ka. Feeling mo ganun yung nararamdaman. Yun ang naramdaman ko. So ibig sabihin, parang pumunta ka rin sa blaming, yes, blaming game. Kaya naiintindihan ko yung mga tao na nakaka-experience ng ganun. And para sa akin, blessed ako dahil ipinaranas sa akin ng Diyos yun sa mas maagap na edad. Ibig sabihin, failure ka na, blessed ka, yes, pa. Yes, blessing pa rin yun para sa akin. As long as hindi ako tumigil, hindi pa rin ako failure. Nag-fail lang ako. Para sa akin, yung failure at yung pag-fail magkaiba. Para sa akin, yung pag-fail is just an event. Pangyayari lang yan. Pagiging failure is yung person mismo para sa akin. Yes. Pero hanggat hindi ka sumusuko, hindi ka pa rin failure. Meron ngang libro si John C. Maxwell. Ang title ng libro, Sometimes You Win, Sometimes You Learn. As long as you don't quit, you never lose. As long as you don't quit.
you never lose. As long as nagtutuloy-tuloy ka lang, hindi ka pa rin natatalo. Naniniwala ako doon. And ako yung isa sa mga living testimony na totoo talaga yun. Kasi hindi ko naman alam kung kailan ako magiging successful eh. Hindi ko naman alam kung kailan ko mahihit yung first million ko. Wala akong idea. Nung nagsisimula ako, sinasabi ko palagi, next year. Nakailang next year na ako, 5 years na, wala pa din. Pero ibibigay yan ng Diyos sa tamang panahon. Lalo-lalo na pag dumating yung time na ready ka na at deserving ka na para hindi na mawala sa'yo. And sobrang thankful talaga ako sa lahat ng experience ko before. Sobrang thankful ako kasi hindi ibinigay sa akin yung success na meron ako ngayon noon. Ibig sabihin yung nakakaranas ng sobrang hirap or down sila sa ngayon, sa moment ng buhay nila. Dapat maging grateful and thankful pa rin sila. Yes. Pag nasa rock bottom ka, when you hit rock bottom, there's no other way but up. Pag feeling mo sagad na sagad ka na, wala ka nang ibababa. Right. So ang direction mo pataas. Right. So just make sure pataas ka na talaga. How can they actually make sure na pataas sila? Ano yung mga steps mga dapat gawin? Number one, huwag kang susuko. Huwag kang titigil. Okay. And para sa akin, pag naandiyan ka sa lowest point na yan, kasi ilang beses ko naranasan yan. Pag naandiyan ka sa lowest point ng buhay mo na yan, right, marami kang mahuhukay na diamante diyan. Marami kang mahuhukay na ginto. So itong mga diamante or ginto na to, ito yung sumisimbolo sa mga lessons. Pre-practice ko yung sarili ko na every time magkakaroon ako ng mga challenges. Ayaw kasi siyang tawagin problema eh. Yes. Gusto ko tawagin siyang challenges. So ibig sabihin ng problema dapat tawagin challenges. Okay. Kasi that's challenges na lampasan mo. Every time na nakaka-experience ako ng mga challenges, hindi ako ganito dati, pero pre-practice ko lang yung sarili ko na itatanong ko sa sarili ko, ano kaya yung itinuturo sa akin? Alright. Ano kaya yung lesson na kailangan kong matutunan? Bakit ko 'to nararanasan? Alright. Kasi kung mapapansin natin sa buhay natin, kapag meron tayong problema or challenges na paulit-ulit, bakit 'yun especially pagdating sa pera, palagi nagkakautang-utang, parang kinukulang, meron kasi tayong lesson na hindi natututunan. Merong itinuturo sa atin na hindi natin natututunan. Parang sa school, di ba? Yes. Hanggat hindi ka nakakapasa, repeat ka. Yes. Hanggat hindi ka nakakapasa, ulit ka nang uulit. Hanggat hindi mo na ipapasa yung exam na yan, uulit ka at uulit. Yes. So naniniwala ako sa buhay ganun din. Right. Maraming ibinibigay sa atin ng mga test, ng mga challenges na as long as hindi natin naiintindihan, hindi natin natututunan yung lesson dyan, uulit at uulit yan. Maraming salamat sa iyo, Boss Carl. Ang dami naming natutunan, daming napulot, and sobrang napaka-empowering talaga, napakagaling. Diba? So, baka meron kang gustong i-promote, gustong i-plug, gustong batiin dito sa video natin na to. Okay. Shout out sa mga kampiyon ng Team Genuine Academy. Sa mga nanonood na kampiyon ng Team Genuine Academy, mga students ko, we are over 11,000 na sa worldwide. And maraming salamat sa inyo, sa pagtitiwala nyo sa akin, syempre. And sana gawin nyo yung mga tinuturo ko sa inyo, kasi hanggang dun lang yung kaya kong gawin eh. Magturo at mag-guide, pero hindi ako yung gagawa nun para sa inyo eh, para maging successful. Sa mga ka-asenso natin sa TikTok, YouTube, tsaka sa Facebook page natin, yung mga followers ko, yung mga supporters, especially dun sa mga nag-request kay Sir RDR na mapunta ako dito, maraming salamat sa inyo kasi dream come true ito. Isa sa mga pangarap ko ma-interview sa mga ganitong podcast eh. So maraming salamat. So yun lang, kung meron man sa inyo na gusto pang matuto more pagdating sa mga ganitong klase ng topic, sa mga ganitong klase ng training, and especially pagdating sa mga step-by-step pagdating sa negosyo, you can visit my website at www.carlserrano.com. So, yun lang po. Yes, how about your TikTok, Facebook, and YouTube account? Pwede nyo po kayo follow sa TikTok at I am Carl Serrano. Ganon din sa YouTube, kung di ako nagkakamali. Basta i-search nyo lang sa YouTube, sa Facebook page, Carl Serrano. Kung alin dun yung may pinakmaraming followers, yun yung pinaka-main page ko. Ay, marami kasi akong Facebook page eh. Ayun, so thank you so much, Boss Carl. Ayan, grabe, sobrang naano ko. Salamat, sir. Ang lupit. Magaling tong ano na to, si Boss Carl na to. Anyway guys, sa lahat ng nanood, nakinig at sumubaybay sa ating podcast na to, kung nakarating ka hanggang sa part na to, maraming salamat. And please do not forget to click that notification bell para lagi kang updated sa mga napaka nakakayaman na mga content kagaya nito. And then of course, huwag nyo rin kalilimutan mag-follow sa aking Instagram account, Facebook account, and TikTok account. Huwag nyo kalilimutan mag-follow, mag-subscribe din kayo kung meron man dito sa atin na hindi pa nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na kayo. So with that, maraming salamat sa inyo mga boss, and see you on our next episode. Bye!